sister Tetchy Rodriguez. At ako po si brother Froilan Hong. Sa umagang ito, kami po ay may inihanda sa inyo yung part 2 ng Joy of Giving. Natatandaan niyo po, last week, hindi po ba? So ito po yung part 2. At ngayon, mas lalawak yung inyong kaalaman sa pagbibigay. Tulad po ng ating inihanda every week, meron po tayong Q&A at of course, life-changing experience. Abangan po natin yan sa muli po naming pagbabalik. Pera, yun, nakabigay na rin ako. So, at least, I'm so happy dahil sa nakatulong ako sa mga tao na nangyayari ng tulong. Pero nung college pa ako noon, kumbaga yung matanda, parang nangangailangan siya. Yung kinakain ko, binigay ko na lang sa kanya. Happy, saya. Masaya ako nakatulong. Opo, nakapagbigay na po ako ng tulong kahit konting malaga lang po. Pakiramdam po ng tumutulong sa kapwa, lalo na pag alam mo yung tutulungan talaga siya, masaya po. Magaan sa pakiramdam. Hindi naman kasi, hindi naman ako mayaman, so yung financial hindi masyado, pero sa mga services na gagawin namin, masaya ako. Masaya ka ba tuwing namamahagi ka ng iyong biyaya? Mula ba sa puso o napipilitan ka lamang? Mahirap man o mayaman, ang pagbibigay ay isang magandang kaugalian ng tao. Wika nga ng Diyos, sa bawat pagbibigay ng tao ay dapat may kaakibat na kasiyahan sa puso. Mahal ng Diyos ang ganitong uri ng nilalang. Joy of Giving Part 2. Last week, alam ko na nananabi kayo kung ano po yung continuation nito. There are different kinds of giving o pagbibigay. Ang una po ay godly giving. Ito po ay pinamalas ng Panginoon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So yun po ang una, godly giving. Wala na po makakapantay sa binigay po sa atin ng Panginoon. Imagine nyo yung kanya pong anak, binigay niya, the only son, na naging tao tulad natin para po tayo ay mailigtas. Kasi kung wala po ang Panginoon, wala pong kaligtasan. Kaya nga sinabi niya sa John 14, verse 6, "I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come to my Father except through me." Ang pangalawa po ay, God gave sacrificially. Kaya ganun din po tayo. Dapat po, godly giving, gusto nating i-honor ang ating Panginoon sa Proverbs 3, and then we will give sacrificially. Alam niyo po yung sacrificially, yung bang, alimbawa, nagpunta ka sa gawain ng Panginoon, pero meron ka dapat gawin. Sinakripisyo mo yung oras na yon. Pero alimbawa, sige, pupunta ako kasi wala naman akong gagawin eh. Yun po, so parang wala pang sacrifice yun. So let's read, giving sacrificially. Basahin po natin. Giving sacrificially, ano po, it would be easy for people without much money to look at the little that they have and decide it's not worth giving. Pero likewise, it would have been easy for the widow in Luke 21 verse 3 to feel inadequate. Meron po isang byuda na meron po siyang 2 small coins, and when she saw the large amounts from the rich people that they put in the temple treasury, God isn't interested, brothers and sisters, in the amount as much as He is interested sa heart of a sacrifice. Tandaan niyo po yan. That's why Jesus said to the widow that she put in more than all the others. Can we honestly say that we are giving sacrificially? Yung pong ating oras na binibigay sa Lord, ito po ba talagang sakripisyo o ito po ba'y tira-tira lamang oras? Dapat po, pinakamainam na oras ang ibibigay natin. Sacrifice is the true measure of our giving. Number 3, cheerfully. Ayan, may kasama pong saya at sigla. So when God opens the door for us to do good,
to all, verse 10, whether to fellow believers or to those who are outside the walls, let's do it cheerfully. Lagi pong masaya. Kapag, because God always rewards brothers and sisters' generosity. Remember, it takes only a moment to be kind, no? But the result can last forever. So, cheerfully. Kapag tayo po ba may tinutulungan, masaya po ba tayo? Pag tayo po ba naglilingkod sa Panginoon, masaya po ba tayo? O paano yung reklamo natin? Pag tayo po ba, mga kapatid, ay katulad ngayon, ang init, hindi po ba? Naku, karami nagre-reklamo. So, kinakailangan po, pag binigay natin yung oras natin sa Kanya, naglilingkod tayo, kahit na mahirap, ay masaya pa rin natin ginagawa yon. Tulad po ngayon, alam nyo, dito po, maraming pinadadala ang Panginoon sa amin, mga estudyante na binibigay nila yung sakripisyo nila sa kanilang oras, at saka masaya nilang binibigay yung talentong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Giving ourselves ang pang-apat. 2 Corinthians 8:5, and they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's promise. So, hindi po natin kaya ibigay ang anuman kung hindi ibibigay muna natin sa Panginoon ang ating mga sarili. At pagka ganon, bibiyayaan po tayo ng Lord na maibigay natin ang pinakamahirap ibigay. At napakaganda po talagang regalo tayo pong mga ating pong selves. Ang panglima po, giving with thankfulness. Ayan. Bakit nga po ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Bakit po nagbibigay tayo ng ating mga tulong sa iba, sa kanyang gawain? Bakit po ibinibigay natin ang oras natin magsilbi? Because the blessing of being a Christian just keep on coming. They'll never run out. What a generous, thoughtful God we serve. Hindi po natin dapat na we don't even deserve all of this. But then God is really so generous. Yan po ang nature niya. Kaya let's praise Him for the countless blessings that overflow in our lives. God's generous giving deserved thankful living. Luke 17:15, one of them, when he saw that he was healed, ito po yung 10 leprous men, but only one came back and praised God. Mga kapatid, tayo po ba'y isa sa mga 10 lepers na yon na binigyan na po tayo ng lahat ng Panginoon? Wala na po talaga tayong kulang, hindi po ba? Pero nagpapasalamat po ba tayo sa Kanya? Sana po naman yung mga nanonood po ngayon, no? Ang dami binigay po ng Lord, yung buhay mo, sa Kanya lamang po yun eh. Kaya niyang tapusin yun eh. Sana, kung tayo po may pagkakataon pa, huwag natin sukatan ang oras na ibinibigay natin sa Kanya. Ungratefulness is a temptation for all of us today. As if we ourselves endeavor, no? Lahat ang endeavors natin ay successful. Let's make sure we are thinking and thankful to God for His goodness, for His love, for His help and protection. At ang pang-anim, giving lavishly. Sabi nga po doon, ang sakripisyo has a cost. So when you give to the Lord, give generously, you cannot outgive God. You can never outgive God in His generosity, mga kapatid. So, ang pang-pito, giving to the poor. Ayan. Psalms 41 verse 1, blessed is he who regard for the weak, and the Lord delivers him in times of trouble. Tayo po ba ay nagbibigay at marunong tumulong sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad? Marami po tayong mga mahihirap na kapatid, tulungan din po natin. Ang problema po is people cling to their possessions for many different reasons. And it seems na yung istorya po ni Zacchaeus sa Luke 19, 1-10, ay he also struggled with this problem because he was very greedy. Pero alam po nangyari, nagkaroon po siya ng complete change. At sabi niya, Lord, I give half of my goods to the poor, in verse 8. A new spiritual freedom kay Zacchaeus sapagkat nakita po natin as he turned from getting into giving. Sana po naman, mga kapatid, huwag yung palaging pabalik lang sa atin, kundi kung ano man ang blessing ng Lord, matuto tayong ipagkalob ito at tumulong tayo. Marami pong salamat at nawa yung oras na ating ibinigay sa Panginoon
ay meron na naman pong nagsilbing aral na natutuhan. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froilan Hong. Nandito po ang ating katanungan ngayon. Dear Signs and Wonders, may mga kaibigan po ako na naninigarilyo, umiinom, nagwi-weeds, pero hindi naman po nila ako pinipilit na gayahin sila. Pero yun pong ibang mga kasamahan namin na impluensyahan po. Kaibigan ko po sila lahat, kaya hindi ko po sila maiwanan. Pero sumasama na lamang po ako sa kanila. Mababait naman po sila, pero hindi nga lang maganda yung gawain nila. Ano po ba ang pwede kong gawin para kahit konti ay makatulong ako mabawas-bawasan ng kanilang mga hindi magandang ginagawa? At para naman po sa mga kaibigan ko na na-impluensya na, paano ko sila matutulungan na huwag na silang pumunta sa direksyon na papunta doon sa hindi maganda? Visceral. Si visceral, ba? Okay, visceral. Alam mo, maganda intention mo. You have a very nice intention. Gusto makatulong doon sa mga kaibigan mo na kitang-kita mo na hindi maganda ang ginagawa. Maganda yon. Kaya lang, parang nag-iisa ka. So, mahirap yung nag-iisa ka at halimbawa, nasa paligid mo ay lahat ng mga leon o tigre o ahas. Nag-iisa ka, wala kang kasamang support. At mahirap na ipagpatuloy mo na sila ay lagi mong kasama. Kasi may warning sa Bible dyan sa Amos chapter 3 verse 3. Sabi nito, malinaw na malinaw, can two walk together unless they agree? Hindi kayo pwede magsama pag hindi kayo nag-a-agree. And you don't agree on what they are doing. Pero dahil sa gusto mong makatulong, mayroong ibang paraan dyan. Hindi pwedeng sasama-sama ka doon, babarka-barkada, mamaya kasama ka na doon. Nag-iisa ka eh, wala kang support. Now, if you have a community support, then you can ask your community to be with you at iisa-isahin nyo muna. Huwag kayong pupunta doon na nandun lahat yung grupo. Ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung isa sa mga kaibigan mo, i-isolate mo sila at doon mo sila papangaralan o bibigyan ng salita o i-convince mo. Pag na-convince mo na isa, kukunin mo isa. Pero never na susugod ka ron, nandun yung buong tropa at saka doon ka mga ngaral, matindi yun. Ikaw ang, hindi mo makakuha yun. This time, you will have to employ yung tinatawag na divide and conquer. Iisa-isahin mo. Kasi matindi ang resistance niyan. Hindi mo machi-change yan overnight. And you need prayer warriors. Kailangan pagdadasal mo yan. Kasi maraming mga demon spirits ang lalabanan mo dito. Hindi lang ito yung labanan sa natural, kundi pati yung spiritual warfare kasama na dyan. At dahil sa kung yan ang gusto mong gawin, magpatulong ka sa isang community na tutulong kayo at gagamitin natin yung mga, una muna yung kanilang mga warriors, mga intercessors, para ma-neutralize yung mga demon spirits. Pagkatapos, iisa-isahin natin i-isolate yung mga kaibigan mo at isa-isahin dalahin kung pwede sa seminar para mabago ang kanilang pananaw. Yan ay isang magandang ministry, pero kailangan maingat ka sa gagawin mo. So yun ang aking maipapayo sa iyo. At ngayon tayo po ay mananalangin na isang parte na laging inaabangan ng marami at kayo po ay sasabay sa panalangin ni Sister Techi. So yun po mga may sakit, ibigay po natin ang oras na ito sa ating Panginoon at samahan nyo kami sa ating pong panalangin dito po sa portion ng Signs and Wonders. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan, tunay na Ikaw po ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig
at napakadakila ang inyong ipinagkaloob at ibinigay sa amin nang ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Naway tanggapin po namin siya. Kami pong lahat ay magsisi sa aming mga pagkakasala at tanggapin po namin ang iyong anak na hinihandog mo sa amin upang kami tubusin sa aming mga pagkakasala. Tanggapin na po namin kayo, Panginoon, sa aming mga puso, isip at diwa. Hiniling po namin, Ama, na tanggapin niyo rin po ang aming pagpapasalamat sa iyong napakadalisay na pag-ibig sa amin. Lalo't higit, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng ibinigay mo sa amin, ang aming mga hanapbuhay, ang aming pong mga pamilya, ang aming pong lakas, ang aming pong kalusugan. Lahat po ito ay nais po namin ipagpasalamat sa inyo. Panginoon, hindi po namin kayang pantayan ang ibinigay niyo sa amin, lalo-lalo na po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang kami pong lahat ay mailigtas. Nawa sa pagkakataong ito, anuman ang inihingi niyo sa amin, ay maibigay na po namin ang kusa, walang pagtanggi, at may kasiyahan po namin ibibigay ang lahat ng inihingi niyo sa amin. Naway maibigay namin ang aming oras, ang aming ginagawa, para po sa lalong ikadadakila ng iyong pangalan. Sa oras na ito, ngayong umaga, nais po namin hilingin na tulungan mo po ang mga pamilyang naghihika o host, na mga pamilya po na may mga sakit at karamdaman, ang mga anak, ang mga magulang, ang mga pamilya na nangangailangan ng tulong mo, Panginoon, sa matindi nilang pagsubok. Hinihiling din po namin, Panginoon, na tulungan mo rin po ang mga nasa ospital, wala pong kayang magpagamot, wala pong pambili ng gamot. Dugtungan mo naman po lahat ang mga pangangailangan namin. Basbasan mo ang mga bawat pamilya na mayroon po mga kabataan na nagiging suwail po sa kanilang mga magulang at nagkakaroon din po ng mga problema tulad po ng pag-droga, Panginoon, paninigarilyo, pag-inom ng alak. Lord, tulungan niyo mong lahat sila, Panginoon, na maibigay nila ang lahat ng kanilang buhay sa iyo. Ngayon, Panginoon, basbasan mo na po ang bawat isa na tumugon sa panalangin ito. At alam namin, Panginoon, na iinuunat mo ang iyong kamay sa bawat tahanan na kung saan nakikinig sa iyo, sa bawat ospital at sa mga paggamutan sa paaralan na nakatuon ngayon sa Signs and Wonders. Dinadalangin ko po na mula ulo hanggang aming talampakan, kami po ay binasbasan mo ng lahat. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at alam ko, next week, nag-aabang na naman po kayo, hindi po ba? Amen. At sana naman po yung mga part 1, part 2, kayo yung nag-take notes para may guide po kayo pagsasabuhay niyan. Kung gusto niyo po ng mga kopya ng aming pong mga teachings, kayo po ay mag-email, sumulat sa amin, tumawag. So hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At Brother Froilan Hong. Dito lamang po sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon, ang Signs and Wonders, Power of the Word. The Heritage Worship and Spiritual Formation Center was a vision given by the Lord through Sister Techi. It is going to be a house of worship for all peoples and a lofty and magnificent temple in God's honor. We would like to encourage you to be a partner in God's vision. Send your donations to Bank of Commerce, Lord's Flock Heritage, account number 010-00-000-9461. Hello everybody, this is your sister, Sister Tech G. Rodriguez. Sige.